Father, good evening. Yes. Salamat po sa pagbibigay ng oras sa amin sa South Sector. Maraming maraming salamat po. And brothers and sisters, once again, let us welcome Brother Rodel Paulino, the Parish Priest of Madonna del Divino Amore Quasi Parish, Southvale, Alabang, and the Deputy Spiritual Advisor of Holy Family Prayer Group. Let us welcome the Lord of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you. Thank you. So, welcome to our Lenten Recollection, no? I want to thank you for inviting me to accompany you in your preparation to make your Lenten journey more meaningful and equip ourselves readiness, awareness, and awaken our heart to be ready to celebrate Easter Triduum, the resurrection of Jesus, His passion, death, and resurrection. So now, I want us to I want to share you this beautiful prayer song. Hopefully, makita nyo aking yan. Makita nyo yung screen ko? Kita, Father. Opo. Kita po. Okay. Repent, recharge, repent. Before we begin our sharing, let us sing this opening song. Beneath the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, dispose our heart to listen to you, to be attentive to you, O God, and we may always be obedient to your holy will. Let us sing the Trinity song. Father, wala yatang audio. Father, wala. Okay. Narinig nyo na? Hindi pa po, Father. Baka ho dun sa technical problem. Kaya hindi nyo narinig? Hindi po, okay. Father. Ah, ganun. Sige, baka bali. Sharing. You are sharing screen. Tama, di ba, no? Opo, opo. Okay. Pabol. Narinig na? Hindi pa po, Father. Tingnan niyo ah, po. Wala yung pa rin? Yung boy. Pero kung narinig ko na, bro. Apo, nakalagas na yun. Father, sakit malakas. Yes po. Punta po kayo sa view option. View option. Tapos doon po merong share sa ano, computer sounds. View option. Sorry. View option? Opo. View option. Saan nakalagay yun? Or Father, dito po sa share screen. Suppose dyan sa laptop nyo sa ibaba. Share screen. Oh. Click yes. Nyo po. And then, meron pong option sa ibaba na share sound. Oh, yeah. And optimize. I-click nyo po yung optimize for video. Click. All participants. Yun, okay. Tama. Okay. Sige pa. Multiple so, participants. Okay. Okay. Let's begin again. Tingnan nyo kung may sound na. Meron na? Wala pa rin sound? Wala pa po. Wala pa pala. Ulit. Ulitin nyo. Technical problem. Okay. Meron na? No sound, Father. No, wala pa rin po. Wala pa rin, bro? Wala pa. Na-click nyo ba yung sa share screen and click optimize? Optimize yung video clip. Para ho mag... Kinanong ko na, clinic ko na. Brother Rodel? Yes po. Yes, brother. Si brother Nate po ito. Nakikita niyo yes. Po, Father, yung tatlong dot dun po sa inyong baba ng screen? Sa meron pa nakalagay na more?
Sa katabi po okay, ng share screen, meron po sa pinaka inyong kanan, meron po doon na options, dot, dot, dot. Okay. Try niyo po sa settings ninyo, Father. Yan na lang natin. Let us just recite instead of singing it. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. My dear sisters and brothers, once again, we dispose our heart to the Lord as we listen to His word and acknowledge His faithfulness to us. May this Lenten recollection fill our heart, inspire us to be obedient to His holy will. Let us all together pray. Father, in my life I see. You are God who walks with me. You hold my life into your hands. Close beside you I will stand. I give all my life to you. Father, help me to be true. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now, and ever shall be, world without end. Amen. Okay, so as we begin to journey with you in our recollection, I just want to share to you some slides. Let us open our hearts as we listen to the Word of God, a reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly, I tell you, they have received the reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father, who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. When you fast, do not look sober as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father, who is unseen. And your Father who sees what is done in secret will reward you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Loving Father, continue to guide us tonight. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Once again, good evening po. We want to bring your attention to the three important pillars of our Lenten journey. It's what we call almsgiving, prayer, and fasting. The gospel that I read is an inspiration from the Gospel of Matthew to give us a clear picture how important almsgiving, prayer, and fasting in the season of Lent. Kaya tugman-tugma din sa tema ninyo, no? Repent, recharge, and reclaim. When you are in prayer, it is moment for you to recognize repentance is a call for us to be back to the Father. When you are in prayer, you are recharged spiritually
emotionally, because you are building relationship. And when you are in prayer, you acknowledge how the Lord reclaimed us to be His beloved children. Kaya when you look at almsgiving, it's also a moment of grace for us to repent by sharing God's mercy to others. When we are in the mood of almsgiving, we are also recharged. Why? Because the blessings we receive, we give it also as a blessing. When you learn to give alms, it is a moment of proclaiming that we are one in the mission of Jesus to give and to share without counting any cost. In fasting also, it's the same as when we fast, we are very much attuned that we need body discipline so that it will lead us to repentance. Fasting recharges our body, soul, and heart. Fasting reclaim what is necessary and identify what is not necessary so that we can reclaim again the strength of our spiritual life. So itong ngayong gabi mga kapatid, itong pag-uusapan natin, no? Repent, recharge, reclaim, very significant in this journey of Lent. And when you look at the practice, the three pillars of Lent, almsgiving, prayer, and fasting, nagkoconnect siya. If you want to experience the spirit of repentance, if you want to be recharged, and you want to be reclaimed again, these three pillars of Lent will be practiced not by show, but by heart. Be careful, my dear sisters and brothers. The practice of praying, almsgiving, and fasting must not be an external show, but an internal experience of renewal. Okay, let's begin, my dear people of God. Simulan natin sa prayer. I try to choose some significant holy men and women of the church for us to see how they look at prayer. For Saint Augustine, look, prayer is the encounter of God's thirst with ours. No? How God thirsts for our soul. How God deeply desire you. Yun ang naasap, ninanais ng Diyos, makasama tayo. When we are in prayer, sabi ni Saint Augustine, we encounter the thirst of God. Ano yung thirst ni God? To be with us. And you to be with God. Hopefully, ganun din po tayo. We thirst for God. Kapag medyo matagal-tagal ka na hindi nagdadasal, nararamdaman mo na nauuhaw ka o nagugutom kasi hindi mo na masyadong napapansin o nagagawa yung makinig sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagsama sa Eucharistia, o kaya pananahimik, personal prayer. For St. Augustine, prayer is the encounter of God's thirst with ours. Kapag ang puso ginamit mo sa dasal, matatagpuan mo ang pagkauhaw ng Diyos. At ito yung pinupunuan natin. Pinupuno tayo ng Diyos tuwing natatagpuan natin ang puso ng Diyos sa pagdarasal. Prayer is a heart-to-heart encounter with God. Kaya palagay ko, one of the pillars of Lent is prayer kasi ang puso ng Kwaresma ay ugnayan sa Diyos. Ang puso ng Kwaresma ay pakikipagtagpo natin sa Diyos. Kaya mahalaga po, sabi ni San Agustin, ang pananalangin ay pakikipagtagpo sa Diyos na nagnanais makasama tayo. Imagine, kahit hindi mo naisin, ninanais ka ni Lord na makasama. Maganda rin sinabi ni Sister Faustina, Saint Faustina, every single grace comes to the souls through prayer. Ang puso na nagdarasal ay binubusog ng grasya. Kapag ang puso hindi na nagdasal, disgrasya ang nangyayari. Madalas uminit ang ulo. Madalas madaling magtampo. Madalas tinatamad. Wala nang ginawa sa bahay kundi manood ng Netflix, mag-computer, mag-Facebook. Bakit? Wala nang grasya ang puso. Hindi na nagdarasal. Ayaw nang makinig sa Diyos.
Kaya para kay Sister Faustina, ang pagdarasal ay panahon para tanggapin at buksan ang puso, tanggapin ang grasya ng Diyos. Sa pagdarasal, napupuno ka ng grasya, katulad ni Maria. At kapag puno ka ng grasya, walang lugar ang disgrasya. Kaya buong araw, guti-guti kayo ng iyong asawa. Hindi kayo nag-aaway. Hindi katulad pag disgrasya, umaga pa lang, bulyawa na kayo ng bulyawa. Kaya nga, mahalaga po, the call of Lent is for us to seriously immerse our heart into prayer. Ibabad ang puso sa grasya sa pamamagitan ng dasal. Kapag nagdadasal, hindi ang puso, kundi ang puso, mapupuno ka ng grasya. Subalit kapag ang nagdadasal, nguso, nagmamadali ka palagi dahil kakain ka na naman. Disgrasya ka na naman. Di ba? Maraming nagdadasal pero nguso ang ginagamit. Kaya kahit dasal ng dasal, walang epekto sa puso. Pero marami ding nagdadasal, puso ang ginagamit. Kaya tignan mo ang epekto. Dating masungit, ang bait na. Tignan mo yung asawa mo. Na-epektoan ba ng dasal siya? Parang ang talim ng tingin mo, ha? Nagsikwan pa kayong dalawa. Kaya mga kapatid, lalo na sa inyong mga mag-asawahan, ha? Subukan nyo talagang pilitin si kaping magdasal gamit ang puso. Sapagkat kapag ang puso ay nagdasal, lahat ng grasya, the grace comes to the soul. Maganda rin po ang sinabi ni St. John Chrysostom. Gusto kong sabihin to sa inyo sapagkat ito ay hindi galing sa akin. Galing ito sa mga banal, no? Kaya kung gusto mong maging banal na asawang lalaki, if you want to be a holy husband, tignan mong mabuti ito. If you want to be a holy wife, look at this. Kasi galing to sa mga banal. Sabi ni St. John Chrysostom, prayer is the light of the soul. Imagine, kapag naguguluhan ka, nalilito ka kung anong vaccine ang ipasasaksak mo sa asawa mo, go into prayer, sabi ni St. John. Para manahimik ka, di ba? Prayer is the light of the soul. If you are confused because of pandemic, go into prayer. Kung dati-rati, 5 minuto ka magdasal, times 2 mo ngayon, 10 minutes ka na magdasal. Huwag lang yung antanda ng cross. Pag nag-aantanda ng cross, hindi dasal yan. Tawag dyan ay sign of the cross. Huwag mong sayangin na sarili mo na nagdadasal ka, na nagaganong ka lang. Hindi dasal, tawag dyan. Tawag dyan ay sign of the cross. Sapagkat ang dasal, nagdadala ng liwanag sa kaluluwa. Enlightens us. Kaya minsan may mga confusion. When you bring it to prayer, you will be enlightened by the Holy Spirit. Kaya kapag medyo may pagdududa, may takot, may alinlangan, huwag kay Chiska makinig. Kilala mo si Chiska? Ha? Sa Itbulaga, chismosang kapitba. Tignan niyo yung mga paborito niyo na yan. Huwag kay Chiska makinig, chismosang kapitbahay. Makinig sa Diyos because dull. Encounter of us in prayer will bring light to our soul. Hindi ka magugulon. Pero kapag kay Chiska ka nakinig at nakipagdaldalan, nako, patay kang bata ka. Gulong-gulo ka pa niyan. At alam mong paborito ni Chiska, manggatong. Kaya pag uwi mo ng bahay, lalong galit na galit ka sa asawa mo dahil nagatungan ka pa. When you are in that state of heart, what is St. John Chrysostom advise us? Go into prayer so that your soul will be enlightened by the heart of Jesus and Mary. Yung pang-apat, si St. Francis of Assisi, sabi niya, prayer is true rest. Di ba? Kung gusto mong magpahinga, you bring your soul into prayer. Because many times in life, I notice, yung nagpapakapagod sa atin, you know what bring your burnout? Saan ka napapagod? Bakit ka nabe-burnout? Hindi dahil sa trabaho mo eh. Hindi sa trabaho, kung hindi sa mga bitbit mo sa puso.
You have too many things kept in your heart that overburden you. Kaya sabi ni St. Francis, na-experience niya eh, if you want to unload your burden, go into prayer. Makikita mo sa dasal. Yung mga nagpapabagabag, nagpapabigat, at nagpapahirap sa buhay mo. Sino ba nagpapahirap sa buhay mo? Tingnan mo nga. O ba't nakatingin ka sa asawa mo? Hindi yan, ano ba? Kung talaga tingin ka naman sa asawa mo, talagang ganyan, mapahirap yan. Nakita ko mga reaction niya dito sa screen eh. Tingin agad eh. Pagkatanong ko pa lang, sino nagpapahirap sa'yo? Tingin agad, ba? Nagunahan pa kayo ha? Very good. Magturuan kayo. Sige, maigi ha. Kaya ano advice ni St. Francis, instead na magsisihan, magturuan, punta sa dasal, no? Dalahin sa dasal, Lord, please unburden, remove my anxiety, and God will truly grant you rest, kapahingahan. Kaya prayer using your heart will allow you to rest. As the Lord said, come to me, all of you who are burdened, I will give you rest. Carry my yoke, for my yoke is easy, my burden is light. Do you remember that? It is the invitation of the Lord. Come to me if you are overburdened. Huwag ka nang pumunta kung saan-saan. Kapag medyo mabigat na ang dala-dala sa buhay, mabigat ng pinagdadaanan, huwag nang pumunta kung kani-kanino man. Puntahan na si Lord. Kasi yun ang invitation ni Lord eh. Come to me. I will give you rest. Di ba? Kaya tignan mo, pag nagdarasal ka, hikab ka ng hikab. Antok na antok ka na. Eh kasi sabi nga ni St. Francis, I will give you rest. Kaya tignan mo yung mga nakikinig ngayon sa talk. Ha? Parang antok na kayo. Eh katotok ko pala. May biro lang. Ganun talaga. When you are with God, the rest will be given to you. Totoo yan. Totoo po yan. Because your heart is at peace. That's why sometimes even our body resting with God. Kaya that's a good sign. Now, you are inclined when you are connected into prayer. Tignan mo. Pag pumunta ka sa adoration chapel, tignan mo. Wala pang isang minuto, tulog ka. Huwag ka lang mag-snore kasi may ibang nagdadasal doon. Di ba? Okay lang yun. Sabi nga ni St. Francis, eh, that's the true rest when you are in prayer. No? Pinapahinga rin tayo ni Lord. Kasi ang dami natin mga ginagawang bagay na hindi naman dapat gawin eh. Napapagod ka lang. Pero yung mga bagay na dapat gawin, hindi mo ginagawa. Kaya hindi mo natatagpuan yung kapahingahan ng kaluluwa. Okay, next. Sabi ni St. Therese of the Child Jesus, great is the power of prayer. Naranasan niyo yan. Sa ME, di ba? Pag pinagdadasal natin mga participants natin, nakita niyo how the power moving the unforgiving heart to a forgiving heart. Yung mga magkakaaway, nakikita nyo, sweetness overload bago matapos ang ME. Naranasan natin maraming beses yung sinasabi ni St. Therese of the Child Jesus na ang great is the power of prayer. Akala mo lang hindi, but prayer is powerful. That's why every time we bring things into prayer, we are empowered by God to trust Him and to surrender everything to Him. No? Last holy man that I want to share, sabi ni St. Vincent de Paul, give me a man of prayer and he will be capable of everything. Totoo po yan, no? When you are a man of prayer, you can do many things. No? Kasi sabi ni Lord, sabi niya, seek ye first the kingdom of God and everything will be added unto you. Bago ka maging busy sa hanap buhay, sa gawain sa bahay, sa mga suliranin sa buhay. Unahin mo muna si Lord, seek ye first the kingdom of God and everything will be added unto you. Magkikulat ka kasi lahat magagawa mo the whole day. Bakit? You begin with prayer. You begin with God. Kaya pagdating nung hapon, ang dami mo pang sobrang oras. At yung mga bagay na akala mo hindi mo pa magagawa, magagawa mo na. Tama si St. Vincent de Paul. Give me a man of prayer and he will be capable of everything. Kaya minsan kayo mag-asawa, dami niyong natatapos o nagagawa because you are couple in prayer. Pero minsan, parang pagod na
Pero wala ka namang nagawa. You are a couple, not in prayer anymore. Mas madalas siguro Netflix, magkaiba pa kayo ng cellphone pinapanood. Ha? Nalimutan na magdasal. Kaya naubos ang oras mo, napagod ka, wala ka namang ginawa o wala kang natapos. Di ba? Kasi hindi natin nauna ang dasal. Kaya ano sabi ni St. Vincent de Paul? Give me a prayer and you will be capable of everything. And the same thing kasi sinabi ni Jesus. Di ba? Seek ye first the kingdom of God and everything will be added unto you. Kaya when you look at this, no, my dear brothers and sisters, mahalaga po sa buhay mag-asawa, sa buhay pare, sa buhay single, ang dasal. Hindi lang ito dahil sa kailangan o required, pero ito ang nagbibigay grasya sa puso. Nagtuturo para tayo ay makapagpahinga, unload our burden, and to bring power, to empower us, to do something, not only for ourselves, but for God and for others. Because every time we enter into prayer, we encounter the heart of God who thirsts for us. Pinapawi mo ang pagkauhaw ng Diyos sa iyo. At ikaw din, napapawi ang pagkauhaw mo sa maraming bagay sapagkat ang Diyos ay nasa atin. Kaya nga, ang Lenten season, hinahanapan tayo o tinatawagan tayo maglaan ng mas maraming oras. Hindi sa Netflix, hindi sa Facebook, hindi sa mall, kundi sa pagdarasal. Maniwala ka, kapag nagdagdag ka ng oras sa dasal, makikita mo, you will be recharged. Mararamdaman mo that you will be reclaimed. At because of that prayer encounter, it will lead you to repentance, pagbabagong puso, at pagbabalik loob sa Diyos. Ito po yung halaga ng dasal sa buhay nating mga miyembro ng Pag-ibig sa Diyos, charismatic community. Next, sumunod naman po, maganda rin itong sinasabi sa atin dito sa almsgiving. No, I try to get some inspiration from the saints of the church. Sabi ni St. Francis, let us also love our neighbors as ourselves. Let us have charity and humility. Let us give alms because this cleanses our soul from the stains of sin. When we give alms, we learn to be generous. It cleans. Bakit nililinis daw ang kaluluwa natin from sin? Anong sin yun? Sins of greed, selfishness, attachment to many things. When you learn to give away, when you learn to share your time, talent, and treasure, naranasan ni St. Francis of Assisi, you will always be cleansed of your soul, stains of sin. Natatanggal yung mga mantsa ng kasalanan. Bakit? Yung puso, natutulad na sa puso ni Jesus kapag marunong tayong magbigay ng may saya. Second, Saint, sabi ni St. John Vianney, give to the poor some alms which will exceed the profit you have made. Walang nagbibigay na naubusan. Lahat ng nagbibigay, pinupuno, siksiklag, nag-uumapaw. If you know how to give, you must know how to pay back. Diba? Kaya tayo nakakapagbigay kasi minatanggap ka eh. Kaya nakakapagpatawad kasi pinatawad ka. Kaya ka nakakapagpasensya kasi pinagpapasensyaan ka. Ganun din po yun. Ang pagbibigay po hindi lang material na bagay. Ang pagbibigay hindi lang pera. Pag-unawa, binibigay din yan. No? Pasensya, binibigay din yan. Kabutiang loob, binibigay din yan. Kaya kapag marunong kang magbigay, sabi ni St. John Vianney, you know how to pay back. Ano yung pay back? Sinusuklian mo lang din yung kabutiang loob ng Diyos. Payback time. Sinupinapalitan mo lang, tinatanong mo ng utang na loob, yung kabutiang loob ng Diyos. Kay Mother Teresa naman, sabi niya, I try to give the poor people for love that rich, what the rich could get for money. No, I wouldn't touch a leper for £1,000, yet I willingly cure him for the love of God. Maganda to, no? Karanasan ni Mother Teresa, kapag siya ay nagbibigay ng pagmamahal sa mahirap, not for any other reason, but for the love of God.
Mahalaga yun, no? Habang nagbibigay ka, natututo tayong magbigay ng pagmamahal ng Diyos. Sa dulo, we are not giving any more about material resources or material things or anything. But plainly, we are giving the love of God. Kaya kapag sa lahat ng pagbibigay mo, alam mo na ito ay nagpapasaya sa Diyos, hindi mo na nakikita kung ano man yung binibigay mo. Basta ang alam ng puso mo, ang ibinibigay mo, yung pagmamahal ng Diyos. Sa pagmamahal, sa pagbibigay, natututo tayo lalong magmahal. Sapagkat ang pagmamahal ay hindi madali. Nalaman nyo na yun sa ME nyo. Giving is an act of loving. Forgiving is an act of loving more. Kaya please, my dear couples, learn to forgive unlimited. Because that is a way, good way, expressing our almsgiving, especially to your children. Kaya when you look at this almsgiving, when you learn to give love of God, when you learn to give mercy of God, it will lead you to repentance. It will recharge you. It will reclaim your dignity and the very purpose of your life as God created in His image and likeness. Okay. Next important pillar of our Lenten journey, fasting. Again, katulad sa prayer, almsgiving, pumili din ako ng mga santo. Maganda yung mga sinasabi nila. We learn many things from saints. Eh. Di ba? Instead na si Chiska ang pakinggan mo, pakinggan natin itong mga santo na to. Marami tayong matututunan at marami kang mapupulot na aral sa buhay. Tingnan nyo, sabi ni Saint Benedict about fasting. Lord, I place myself in your hands and dedicate myself to you. I pledge myself to do your will in all things, to love the Lord God with all my heart, all my soul, all my strength, not to kill, not to steal, not to covet, not to bear. Ito yung mga utos ng Diyos, to honor all persons, not to do to another what I would not wish done to myself, to chastise the body, not to seek after pleasure, to love fasting. Imagine, fasting is discipline. Every time we do fasting, we discipline ourselves so that we will remain faithful to God, like Saint Benedict. Imagine, we are giving ourselves to the hand of God and we dedicate it to the Lord. No? Kaya kapag nakita mo, we are not seeking after pleasure, but we are looking or seeking for God's righteousness. To love fast means you are ready to discipline yourself. Anything that is not in accordance with the values of the gospel, cut it off. Remove it. Change it. Don't do it, according to Saint Benedict. Next saints. Ito naman si Saint Thomas More. The scripture is full of places that prove fasting to be not the invention of man, but the institution of God, and to have many more prophets than one. And the fasting of one man may do good unto another. Our Savior showed himself where she said that some kind of devils cannot be cast out of one man by another without prayer and fasting. Kaya mahalaga po itong fasting. I marvel that they take this way against fasting other bodily penance. Sabi ni St. Thomas More, no? If you want to win against the tactics of the devil, we must learn to do and practice our daily life with prayer and fasting. Fasting is not only eating, not eating meal or eating what. It's not a matter of eating or drinking, not eating or not drinking. But fasting is how to make your life holy again. How to recreate your life to be in order again. That's why when we fast, we cut, we remove, we give up some things that are not necessary to our journey as Christian Catholic. Next, St. Francis de Sales. Sabi niya, fasting is a virtue only when it's accompanied by conditions
which conditions which render it pleasing to God. All fasting, remember this, must be pleasing to God. Hindi ka magpapas dahil nagda-diet ka. Ipapas mo yan because you want to please our God. Happen, it's profit some and not others. Because if it's not undertaken by all, in the same manner. Kaya iba-iba po tayo ng way of fasting eh. Iba-iba tayo ng way of fasting. Why? Because it depends how you will make something to please God. Not human, not anybody, but to please God. Ayan ang according kay St. Francis de Sales. Fasting according to St. John Paul II is to reaffirm to oneself what Jesus answered Satan when he was tempted at the end of his 40 days of fasting in wilderness. Ano sabi niya? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Ganda, no? Para kay St. John Paul, si Pope John Paul, ito yung nagpapaska para matandaan mo yung ginawa ni Jesus, din tunutok siya ng devil. Sabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa salita ng Diyos. No? Tinatanggal natin sa ating sistema yung mga bagay-bagay na hindi lapat sa kalooban ng Diyos. Tinatanggal natin sa ating mga gawain, sa ating buhay, yung mga bagay-bagay na hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kung medyo malakas kang kumain, masama sa kalusugan, mahilig kang kumain na matatamis at alam mo na mataas ang sugar mo, aba-aba naman kahit may gamot, huwag mong asahan ng gamot, ha? Magsakripisyo ka naman. Pwede ba? Puro ka na lang gamot. At kung alam mo naman na bawal sa iyo mga ganyan dahil ang uric acid mo, huwag ka nang magtago sa asawa mo. Huwag mong itago yung bawal. Huwag mong kainin ang bawal. Minsan nagtatago ka pa. O kaya minsan ginajustify mo pa yung mga pagkain ng bawal na yan. Remember, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ibig sabihin ito, ng mga bagay na hindi mo kailangan. Subalit, ang salita ng Diyos ang kailangan nating lahat. Kaya kapag pumasok ka sa imbitasyon ng fasting, ma-identify mo talaga kung ano lang yung mga mahalaga. Ma-identify mo ano yung mga hindi mahalaga. Na minsan ubus oras. O minsan, walang nag-aalis sa'yo ng panahon para mapapunta ka sa pamilya. Marami kang matutuklasan when you learn to discipline yourself. There are many things in your life that removing you to be with your family, to be with your spouse, to be with your friends. Kaya nga alam yung minabasa ako, maraming mga mag-asawa nagkakaroon ng problema sa infidelity, hindi dahil sa na-inlove sila sa iba. Maraming mga mag-asawa nagka-problema sa infidelity kasi na-inlove sa bisikleta. Wala nang ginawa kundi magbisikleta na lang ng magbisikleta. Wala nang panahon sa asawa. Na-inlove sa aso, wala nang ibang inibas kundi ang aso. Na-inlove sa pusa, wala nang ibang kinausap kundi ang pusa. Hindi na yung anak, hindi na yung asawa. Infidelity din po yan. Wala ka nang ginawa kundi maglinis ng kotse. Hindi mo man lang tinanong asawa mo, kumain ka na ba? Naligo ka na ba? Isang linggo na, mukhang hindi ka pa naliligo. Yung kotse mo, oras-oras mong pinaliligo. Infidelity yan, oy, ha? Hindi dahil sa na-inlove ka sa iba, hindi. Minsan na-inlove ka sa mga bagay-bagay. Mas maraming oras ka sa maraming bagay. Naubos ang oras mo sa nanonood ng YouTube. Wala ka ng oras sa pamilya. Infidelity din po yan. Kaya sometimes, in the season of Lent, fasting is necessary for you to identify ano yung mga bagay na nag-aalis sa'yo sa tamang relasyon ng pamilya at ng Diyos. Kaya maganda rin sinabi ni St. Augustine, ha? No one fasts for human praise, but for pardon of his sin. Kaya tayo nagdi-discipline ng why we do fasting? We want to ask pardon. Di ba naalala nyo, pag Holy Week, may mga nagdapa-dapa, nagaganyan-ganyan, dugo-dugo yung likod.
Hindi ko sinasabing mali, pero I think more than the external is our internal fasting. Internal fasting, paglilinis ng budhi, paglilinis ng sarili. Para sa ganun, maging maayos ulit ang ating buhay at pakikitungo sa kapwa. Kaya, dahil gabi na. Kaya maganda po, no? When you look at the three pillars of Lent, prayer, almsgiving, fasting. These three things are very important in our Catholic spirituality. Pinapatatag ang pananampalataya, pinalalago ang ating pagmamahal sa Diyos at kapwa, at pinalalalim ang ating ugnayan sa isa't isa. Kaya kapag natuto kang magsakripisyo, self-discipline, may puwang ang puso sa pakikipagrelasyon sa Diyos, at marunong kang magbigay ng pagmamahal, pag-unawa, pasensya, patawad, you will experience being recharged, reclaimed, leading you to repentance of sin. When we want to experience repentance, to be recharged, to be reclaimed again in our relationship to God, be serious about the three pillars of Lent. Be serious with your praying, be serious with your almsgiving, and be serious with your self-discipline fasting. So that at the end, we encounter a merciful, loving, generous God that will always give us life, blessing, and abundant graces. Amen! Okay! So, bago niyo ako tulugan, mayroon akong binigay na 3 questions para gising kayo ngayon. Brother, thank you very much. Sinend ko yung 3 questions for sharing. Pwede kayong mamili sa 3 na yan kung ano yung medyo mas malapit sa yung puso sa mga oras na ito. May tanong po ba? Kung wala na, kung may tanong, at kung wala, okay na. Thank you. Okay, Brother Willie. Hope thank to you, see Father. You. Pa-plus ko po yung questions. Yes, Brother. Sagutin nyo na lang yan. Thank you, Father. Baka meron po tayong questions sa kay Father. Let's take yes, this time. Yes. Father, any topic naman, ano, hindi lang din sa talk mo, baka merong questions on other, ano. Okay lang sa'yo. Yes, Brother. Huwag lang sa vaccination, ha. Feel free. Kahit ano po. May clarification ba sa prayer, fasting, almsgiving? Repent, recharge, reclaim? Ako, Father, si Vic Pascual po ito, saka yung wife ko si Vic. Yes, Belen. Brother Vic. Siya po yung sumiko sa akin kanina. So, ano po, tanong ko lang about confession. Dahil ngayon po, di ba, hindi naman po tayo masyadong nakaka-simbahan and we have been advised not to, you know, to avoid going out, no? Ang inisip po kasi about confession, no? Is it, yung po ba confession, can we do it virtually as well? Or online, or via Zoom, or one-to-one? Hindi. Bro, hindi pwedeng virtual eh. Kasi meron tayong zeal of confession. Baka mag-leak doon eh. Yun ang iniingatan ng simbahan. No? Kaya ang isang binibigay ng simbahan, minsan, general absolution. Pero hindi equal yan sa confession. No? Dito po sa parokya, ginawa namin para maraming opportunity. Every Wednesday po. Hindi sa loob ng church, minsan doon kami sa labas para open, tapos may shield, complete pa rin yung IATF protocol. So we can hear your confession. Every Wednesday, the plan. No? Hindi po pwede yung 6 to 8 p.m.
Dapat nga ngayon magpapakumpisal ako, pero dahil kayo ay nandyan. Sila father muna. Dito lang po sa Madonna, kadalasan po wala masyadong tao. Ha? Opo. Nakapagsimba na rin po kami dyan. But, ano, salamat po. Salamat po. Ay, yes. Welcome, welcome, bro. Welcome. Sige okay. Po, baka mayroon pa pong questions that you would want to, ano, just unmute lang po. Let's, siguro, let's spend another minute before we do that, no?